Nakatakda sanang humarap sa Kongreso ang inmate si Jamie Sebastian bukas, ika-5 ng Oktubre. Ito ay para sa patuloy na investigasyon tungkol sa di umano'y kalakaran ng droga na nangyayari mismo sa loob ng New Bedford Prison o NBP. Pero bago pa man dumating ang taktang araw, nalagay sa peligro ang buhay ni JB. Umaga noong 28 ng Setyembre, pinagtangkaan ang buhay ni JB habang napipiit sa Building 14 ng NBP. Nagtamo siya ng saksak sa kanang dibdib at iba pang mga sugat sa katawan. Naging kritikal ang kanyang lagay. Pero sa kasalukuyan, stable na ang kanyang kondisyon. Sa nangyaring ito, lumabas ang dalawang magkaibang bersyon ng kwento. Pero ang tanong, alin nga ba ang totoo? Tatlo doon, magpapatsis yun, sitay mo. Ayon sa bersyon ng inmate na si Clarence Donggail, nagsumbong sa kanya ang kapwa preso na si Edgar Cinco na nagpapatsesyon di umano sa isa sa mga kubol ang pamamang high profile inmate na sina Peter Co, Tony Co at Vicente C. Kaya naman, pinuntaan umano sila ni Donggail para sitahin. Ba't kayo nagpapatsesyon dito? Pag nakita kayo ng sap dito, patay tayo dyan. Oo na, linipit na. Pagkatapos nito, sinugod na umano ni Tony Co, si Donggail. Galit siguro si Tony Co. Sinugod niya si Clarence Donggail ayon sa aking initial na interview. So ang nangyari, accordingly, Tony Co hit him, tinamaan siya sa hita, at pagkatapos nun, yun na, nag-rumble na. Sa nangyaring kaguluhan, bawang mga nasugatan daw, sina Peter Co, Tony Co, Vicente C, at maging si JB Sebastian. Itinakbo sila sa Medical Center Muntinlupa. Si Tony Co, dead on arrival. Samantalang si Peter Co, na nagtamo ng saksak sa dibdib, agad itinerecho sa emergency room. Itinakbo rin ng ospital si Vicente C, na nasaksak naman sa likod at tagiliran. Sugatan din si Donggail, pero sa binti lang ang kanyang tama, kaya pitili niyang pagpagamot na lang sa Bilibid. Pero imbis na magbigay linaw, tila mas marami pang katanungan ang naglabasan mula sa ulat na ito. Una sa lahat, kung totoo nga na may naganap na possession, bakit may nakakapasok pa rin na droga sa Building 14? Samantalang, dahil nga bawang mga high-profile inmate ang nakapiit dito, hindi lang basta mga jail guard, kundi mga miyembro ng PNP Special Action Force o SAF ang nagbabantay sa Building 14. Meron din ditong signal jammer para hindi makagamit ng cellphone. At pantay sarado rin ng CCTV. Sir, hindi naman po lingid sa kalaman natin na mayat maya po yung ginagawa pong inspection ng SAF sa Building 14. Ang tanong po ko lang marami po ngayon, bakit po uno sa lahat kung meron po na itagong droga, bakit po hindi po nakuha ng inspection ng SAF at bakit po nakatago pa rin ng ice pick na ginamit sa pansasaksak kanina? Diba sinasabi ko nun sa inyo, plano namin tanggalin lahat sila muna dyan sa Building 14 so that we can really inspect thoroughly the area. Napaka creative nila eh, na magtago ng mga illegal na bagay sa kanilang mga lugar. Ang isang posibleng angulo na pinag-aaralan ng mga otoridad ang awayan ng magkakaibang gang sa loob ng Building 14. Si JB, miyembro ng grupong komando, gayon din sina Peter Co, Tony Co at Vicente C. Samantalang si Donggail naman, kabilang sa grupong Batang City Jail o BCJ. Kasi noon pa man, malakas na yung suspecha namin through dun sa mga information gathering namin tsaka mga informal interview ko sa mga inmates na yan na nag-iiringan itong dalawang grupo dun sa loob ng Building 14. So ito na siguro, we were proven right na talagang nag-iiringan yung dalawang grupo. Malaking tulong daw sana sa investigasyon ang CCTV footage sa loob ng Building 14. Pero sa ngayon, bawal pa rin itong ilabas sa publiko at pinag-aaralan pa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang isang malaking butas din sa bersyon ng kwento ni Donggail kung totoong may naganap na possession. Bakit walang na-recover ang mga otoridad na anumang paraphernalia ng droga sa loob ng Building 14? Ayon mismo ito sa mga jail guard na unang rumisponde sa di umano'y riot. Nagsagawa nga rin ang drug test ang BNP sa 36 na inmate na nasa Building 14. At isa lang sa kanila ang lumabas na positibo kung totoong nagpapatsesyon ang tatlong Chinese inmates.
dapat positibo rin ang resulta nila sa nasabing drug test. Ang ikalawang personang kwento, salaysay naman mismo ni JB Sebastian. Noong araw na yun, nakausap pa raw niya si Dunggail at isa pang kapwa inmate na si Tomas Dunina. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naiwan daw si JB sa mess hall upang manood ng telebisyon. Around 7:30, dumating po si Peter ko kasama si Vicente C. At dumiretso po sila, pagkapasok sa mess hall ay dumiretso po sila sa kubol ni Tony ko. Sumunod po si Clarence Dunggail kay Peter ko at Vicente C. kung saan yung kubol ni Tony ko. Doon na po sinaksak ni Tomas Duninha si JB. Mula sa likod, sinaksak umuno ni Tomas si JB sa kanyang kanan dibdib gamit ang ice pick. Dahil sa pagsarag ni JB, nagtamo rin siya ng mga sugat sa braso. Ayon din po kay JB, habang sila po ay nagpapambuno ni Tomas Dunina, ay naririnig niya po sa loob na sumisigaw yung mga Chinese inmates. Parang nagmamakaawa. Na sinasabi ni JB Sebastian ang kanyang kwento, simultaneous daw yung naging pag-atake sa kanya, ito si Tomas Dunina, at yung pag-atake ni Dunggail sa mga Chinese drug lord. Ang nais ipunto dito ni JB Sebastian ay mukhang pinlano o premeditated ang naganap na pag-atake sa kanila noong araw na yun. Limang ice pick ang narecover sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Sa ngayon, maayos na ang kondisyon ni JB, bagamat nananatili pa rin siya sa Medical Center Muntinlupa. Pero dahil nga sa naging banta sa kanyang buhay, mahigpit ang ginagawang pagkabantay dito ng mga staff personnel. Ayon sa kampo ni JB, posible raw na may mas malalim na motibo sa pagkatangka sa buhay ng naturang high-profile inmate. Bilang isa kasi sa mga diumanoy drug lord sa loob ng Pilipid, kilala raw ni JB kung sino-sino ang nasa likod ng kalakaran ng droga rito. At maaaring sila raw ang nasa likod ng pagkatangka sa kanyang buhay. Pero hindi raw maikanta ni JB ang kanyang mga nalalaman. Hanggang sa ngayon na hindi pa rin tapos ang investigasyon ng mga kinaukulan. Marahil kapag nakompleto na ang lahat ng mga ebidensya, kapag napag-aralan na ang lahat ng mga anggulo, lalabas at lalabas din ang buong katotohanan.